Ngayon, sabi ni ano ni Senate President pro tempore Ralph Recto, ha? Siya'y nanawagan para wakasan na itong dirty war and death squads, mga kaibigan. At itong pandemic of unsolved killings sa Pilipinas. Oh, sabi niya, the dirty war should end and the death squad stop if we want to spare our democracy from lasting damage that would take generations to fix. Lintik, ano? Mga kaibigan, talagang kwan eh. Napakahirap na kwan nito, i-repair, ha? Itong ginawang pinsala ng kasalukuyang administrasyon dahil po sa mga kaguluhan, ha? Na inihasik nila, mga kaibigan, lagim na inihasik nitong administrasyon na wala namang nagawa. Eh, isipin ninyo, tapos tatakbo raw si Bongo, presidente. May mga balita nga, Vice President, si Digong nyo, di ba? Pinalulutang na nila kasi plano na nila yan. Marami silang plan eh, plano. Ha? Kung papalpak ito, dito naman, isang plano. Isa sa plano niyan, Vice President, kung ang patatakboy nilang presidente, si Bongo, na hindi naman mananalo, para manalo yan, kailangan ang eleksyon, baguhin natin. E paano yun? Babaliktarin natin ang eleksyon. Gagawin natin perdigana. Pakuntian ang boto. Istiyak na panalo yan, mga kaibigan. Di ba? Kung sino konti boto, baliktad eh. Yun ang mananalo. Oh, perdigana laban eh. Mga kaibigan, di ba? Yun. Sino boboto dyan? Sino nilolokon yung boboto dyan? Eh, yung pagiging senador niyan eh. Walang naniniwala eh. Ha? Mga kaibigan eh. Yung pampatakbuin mong presidente yan. Oh, eh, plano kasi, di tatakbong presidente, nakasabwat ang Comelec halimbawa, nanalo, oh, magre-resign, sabi ng mga observer, eh, pagre-resignin yan, tapos yan na naman ang presidente. Mga kaibigan, oh. Meron pa nga, Duterte, talagang pakapalan eh. Hindi na makabababa yan sa pwesto. Sabi ko nga sa inyo, isa lang naman ang pinagkakaabalahan niyan ngayon eh. Mga kaibigan, paano kung bababa dito na hindi ako mapapanagot, di ba? Sa aking mga atraso. O edi, tingnan natin kung magagawa nila yan. Pag yan nagawa nila yan, ala na, titigil na tayo sa radyo. Tigil na. Kasi wala nang pag-asa eh. Wala na tayong ipaglalaban eh. Mga kaibigan, di ba? Pagka ganun na nangyari at ang tao ay hindi marunong manindigan, ala na, tigil na tayo, pahinga na tayo, di ba? Total, marami na tayong mahaba na isinerbisyo natin eh. Di ba? Itinaya na natin ang pagkita ng pera dito eh. Mga kaibigan, sinakripisyo na natin yan eh. Oh, sa mahabang pakikipaglaban natin sa pag-asa na tayo ay makakaranas pa rin ng mabuting pamamahala sa gobyerno, sa kapakanan ng bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino. Pero kung magkakaganon at ang mga mamamayan ay, mga kaibigan, papayagang mangyari yan, abay ayawa na. Basta't may bumibisita at nakakausap si Vice President Lenny Robredo ng mga dignitaries, doon isa yun sa mga
dahilan, lalabas ang paninira sa kanya, di ba? Wala naman tayong ibang pwedeng pagpilian ngayon eh. Ngayon ah, na pwedeng tumayo sa panig ng oposisyon. Kailangan ang oposisyon talaga united. Mga kaibigan, dapat nagkakaisa. Ang election ngayon, gaya ng nasabi natin, ang 2022 election, ang pinakapangunahing issue dyan is yung China, issue sa China. At karugtong niyan ang rule of law. Dalawa yan, mga kaibigan. Yan ang magiging issue. So kapag kaya ng issue, siyempre, ang mga kandidato, pag-aaralan mo kung sino yung pwedeng manindigan sa bansa natin. Di ba? Laban sa pananakop ng China, pang-aagaw ng ating mga teritoryo, laban sa pag-agaw ng mga teritoryo ng Pilipinas, yung pwedeng manindigan dyan. Yan ang kailangan nating maging leader sa susunod. Isipin mo, ang laki ng i-repair yun, di ba? Yan China na yan na ginawa nitong kasalukuyang administrasyon. Mantaki ninyo, mga kaibigan. Pinapasok ng pinapasok ang mga inchik dito. Gayong, yung mga inchik na yan ang umaagaw sa ating mga teritoryo na tinututulan maging ng malalaki at maliliit na bansa na kaalyado ng Pilipinas. Ha? Hindi kaalyado ni Digong nyo, kaalyado ng Pilipinas, mga kaibigan. Wala na silang pupuntahan eh. Siyempre, ang isipin nila, kaligtasan lang nila. Pagka ang leader ay iniisip kaligtasan niya lang, hindi leader yun. Di ba? Ano yun eh? Nagpapanggap na leader yun, iginigiit lang nun ang kanyang sarili sa kapangyarihan. Pero hindi siya karapat-dapat na maging leader. Nakita naman ninyo yung performance, mga kaibigan. Wala talaga eh. Walang ibuga talaga eh. Walang matinong ginawa, mga kaibigan. Alam nyo, naririnig ko ngayon, marami ng grupo ang hindi lang kumikibo, hindi lang nagsasalita, maging mga religious organizations, maliban sa nagsisipsip, dumidila, yung isang pangkat, pangkat ng pangalan niyan? Ang leader nila ngayon eh, kwan eh, ang tinuturo, ang pumatay daw ki Goliath, si Samson. Ang asawa raw ni Hob, si Sarah. Tingnan ninyo, religion ba yan, mga kaibigan? Kapag ka nagturo sa religion eh, ang pumatayan niya kay Goliath, si Samson. Pakatapos, yung si Hob, ang asawa, si Sarah. O yun. Kaya nakita nyo nangyari kay Ambassador Marichu Mauro na leche. Yun lang ang kailangan natin. Focus tayo dun, mga kaibigan. Huwag tayong bibitiw. Ha? Kailangan na nating magkaroon ng bagong leader sa 2022. At yung leader na yun, maninindigan, ha? Laban sa China, maninindigan para manumbalik ang rule of law sa ating bansa. Otherwise, wala na ho, mga kaibigan. Pati tayo ay ikinumpormiso ang mamamayang Pilipino sa kapakanan ng mga inchik ng China, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
At di ba may talumpati kaninang napanood natin sa telebisyon, ewan natin kung saan yun, na sinasabing nagbiro daw si... Di ba may mga biro na kuhan na ang biro... Teka, anong tawag dito? Yung biro, pag sinabi mong joke, di ba? Ano ibig sabihin nun? Di ba biro? Yung joke. Oh, eh sabi, meron, ito tanong ko, pag sinabing joke, di ba biro yun? Tama. Oh. Meron bang joke na nakakasuka? Di ba? Eh pag nakakasuka, hindi joke 'yun. O ano example ng joke na nakakasuka? Aba, yung sinabi niya na pinasasabi raw sa kanya ni Bongo, umari siya na raw magsabi na gusto niya maging presidente. Tapos sumagot naman si Bongo sa nasa dyaryo eh. Ang sabi, joke lang daw yun ni Presidente Digong nyo. Ba, sa lahat ng joke, yan ang nakakasuka, ano po? Ngayon lang ako nakarinig ng joke, hindi nakakatawa, nakakasuka. Ngayon, ito namang OWA, mga kaibigan, Overseas Workers Welfare Administration daw ito, humihingi ng pondo na 9 billion. Bakit daw? Kasi raw, naubos na yung pondo nila. Ha? Dahil sa quarantine ng OFWs. Kanina rin, pinalabas sa TV yan, di ba, na ano, na meron sinundong mga seaman sa barko, sinakay sa tugboat, pagkatapos i-check in sa 5-star hotels, mga kaibigan. Yan yung sinasabi natin nung, kailan ba natin sinabi yan, kundi kagabi, nung isang gabi, di ba? Na dapat imbestigahan na yung OWA na yan. Kalay mo, inubos nila yung pera, ginamit nila, kasabuat yan dun sa quarantine, sa buwatan ng hotel yan, tsaka OWA, para masandok nila yung pondo. Para magkaroon ng dahilan na maubos yung pondo na katulad ng sinasabi nila, mga kaibigan. Mantakin mo, nagku-quarantine sa mga hotel, sa mga motel. Ha? Bakit kayo nag-quarantine dyan? Ba't nyo ginawang quarantine yan? Ang laki ng bayad dyan. Ha? Pinayaman yung mga motel, hotel, sa panahon ng pandemya habang napakarami ang nawala ng hanap buhay. Diba sinasabi ngayon humigit kumulang sa 4.5 million ang nawalan ng trabaho. Ako hindi ako naniniwalang ganun lang ang dami ng bilang ng nawalan ng trabaho dito. Baka sobra pa dyan, mga kaibigan. So, bakit biglang-bigla pagkatapos natin banggitin, sinasabi nila ngayon, said na pondo. Diba? Dapat lang imbestigahan ito. Ha? Tiyak na ito'y one for you, one for me. Ha? O kaya, one for you, 10 for me. Yan, OWA, mga kaibigan. Oh, bakit wala nag-iimbestiga dyan? Takot ba mag-imbestiga mga senador? Ha? Bakit kayo takot mag-imbestiga dyan? Kumukuha ba kayo ng pera dyan?
merong balita tayo na pinagmumura daw ni Presidente Digongnyo ang isang cabinet secretary. Kamakailan ito? Dahil daw itong animal ay meron na naman pinapasok na project. Sino kaya yung kilala kaya ni Martin Andanar kung sino yung pinagmumura na yan ni Presidente Digongnyo? Si Kapersi Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Sikwatari! Tugade! Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi ang pag-ibig.